Tidal Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang umaga po. Ito po ang ating latest update ngayong araw, September 22, 2023. Ayon nga po sa European Center, yung low pressure area na minomonitor nga po natin dito sa may parte ng Central Luzon. At ito nga po ay nakakaapekto dito nga sa may parte ng Bicol Region at ilang bahagi ng Visayas. Kasabay nga nito, yung ITCC o yung Intertropical Convergence Zone na patuloy nga po na nagdudulot ng pag-ulan sa may parte ng Visayas at hanggang sa may parte ng Palawan at ilang bahagi ng Mindanao. Kaya iba yung pag-iingat sa ating mga kababayan dahil posible pa rin po tayo makaranas ng mga biglaang pagbuhos ng pag-ulan. Sa ngayon nga po, nakakaranas ng posibleng biglaang malalakas na pag-ulan dito nga po sa may parte ng Borongan, sa may Roja City, at may mga biglaang mahina at katamtamang pag-ulan dito naman sa may Tacloban, Cebu City, at Catbalogan, meron din po tayong mga pag-ulan. Ayon naman po sa advanced weather forecast ng European Center, patuloy nga po nating i-monitor yung tatlong posibleng samang panahon na magdudulot nga po ng pag-ulan sa ating bansa. Dumako na po tayo sa ating advanced weather forecast. Ayon nga po sa advanced weather forecast ng European Center, bukas September 23, asahan nga po natin na posibleng tatawid po ng Central Luzon itong low pressure area at asahan pa rin po natin na magdudulot po yan ng mga pag-ulan. Umiral pa rin po sa bansa yung easterly no, o yung mainit na hangin na nanggagaling sa dagat Pasipiko. Bagamat meron tayong mga pag-ulan, mainit at malinsangan naman po ang mararanasan natin sa tanghali sa may ilang bahagi ng Luzon at ng Mindanao. At asahan po natin na pagdating po ng hapon at ng gabi, meron nga po tayong mga posibleng pag-ulan. By September 24, lalayo na nga po itong low pressure area sa ating bansa at posible nga nang lumabas ito ng Philippine Area of Responsibility. Pagdating naman po ng September 25, meron pong panibagong low pressure area na posibleng pumasok sa Philippine Area of Responsibility, pero mababa naman ang chance nito na magkaroon ng epekto sa bansa. By September 26, patuloy nga po na posibleng makaranas ng pag-ulan ang gitnang bahagi ng bansa, lalong-lalo na po sa may parte ng Palawan. At ito nga po yung low pressure area outside PAR. Pagdating naman po ng September 27, muling babalik no yung low pressure area dito nga sa may parte ng western section ng ating bansa at posibleng magdulot pa rin po yan ng mahina at katamtamang pag-ulan sa western section ng bansa. Pagdating naman po ng September 28, no, ito nga po ay aangat dito sa may parte ng western section ng Pangasinan at magdudulot po ito ng mga pag-ulan. At papasok nga ng Philippine Area of Responsibility itong panibagong sama ng panahon by September 28. Dito nga po, no, medyo mataas yung chance niya na maging isang bagyo o maging tropical depression. Ito po ay posibleng maging mahinang bagyo. At yung isang sama ng panahon o yung low pressure area no, na mataas din po ang tsansa na posibleng maging tropical depression ay makakaapekto naman po yan sa parte ng Luzon. Pagdating naman po ng September 30, ito nga po ay nasa western section nga po ng Ilocos Region at bilang isang low pressure area at mababa na po ang tsansa nito muli na maging isang bagyo dahil nga po sa pagbugso ng posibleng amihan na ito nga po ay posibleng magpahina dito sa sama ng panahon. Subalit yung isang sama ng panahon no, na nandito nga sa eastern section ng Central Luzon ay magdudulot din po yan ng pag-ulan dito nga po sa may eastern section naman ng ating bansa. Pagpasok naman po ng October 1, mapapansin nyo nga po bilang isang bagyo o tropical depression, ito nga po ay nasa eastern section naman ng Bicol Region dito sa may Birak, Catanduanes at magdudulot po yan ng pag-ulan sa ating bansa. Kung mapapansin nyo po, no, meron po tayong sama ng panahon sa West Philippine Sea at meron din po tayong sama ng panahon dito naman sa eastern section ng ating bansa.
dito nga po mapapansin natin, posibleng nga po, no, ang advance prediction natin dito ay posibleng ito ay bahagyang aangat pa dito sa may parte ng extreme northern Luzon, or posibleng nga po magkaroon po tayo ng landfall scenario somewhere dito nga po sa may eastern section ng northern Luzon or dito nga po sa may parte ng central Luzon. Again, inuulit po natin na yung ating advanced weather forecast is possible scenario pa lamang po yan. Malaki pa rin po ang posibilidad na magbago po yan. Mas maganda na po maaga nating malalaman yung mga posibleng sama ng panahon at na mas maaga po tayo makapaghanda para sa posibleng dulot nito na mga pag-ulan sa ating mga lugar. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat.